siya kasing lakas ng dating previous patches niya. Mm-hmm. Pero ngayon, next day, susubukan nila pagganahin to. Tatayin niya. I think, tatry itong pagganahin ng next play dahil nga meron tayong buff sa Little Wanderer. Ang magiging pressure lang is kailangan nila ding makuha yung purple. Mm-hmm. So alam yon ng side ng Bren Esports. Pwedeng yon yung gawin dito ni H2O, yung yun kagad yung build niya para ma-counter din itong mga heavy tanks. Social media. So keep those thoughts coming and please do use yung hashtag BeLegendary para nakikita namin yan. Para nababasa natin. Para nababasa natin yan. Mm-hmm. Wow, early flame shot mula kay Q. Pero nakikita mo naman talaga dito si Lasty talagang... tinutusok siya ni Yawi dito yeah. Nung second skill at talagang ayaw magpatinag ni Lasty. Talagang alam niya na kailangan niyang pigilan itong pagtake ng purple buff ni H2O. And actually, favorite spot to ng Bren Esports. Nakita mo kagad kaya nag-flame shot doon si Few para at least nag-hope sana siya doon na ang tatamaan ay si H2O para madelay lang ng onte. Pero I think this time magiging patient ang Bren. Bakit? Kasi Claude to eh. Mm-hmm. So kailangan pa nila ng Demon Hunter Sword. Same with H2O. Pero oh no! Oh no! Nagkaroon ng extra seconds dito si Carl Tizzy dahil nag-reset yung buhay ng onte ng purple. Masyado atang nakatingin na si Carl Tizzy sa ibang part ng mapa. But then again, patient movements muna sa dalawang teams na to, Butters. Both teams aiming to get pick hawks ng bahagya dito sa ating laban. Pero ako interested ako dito sa Uranus and Cho matchup. Para bang ano eh, no? Para bang around season 4, season 5 yung nakikita natin. As long as hindi mabilis mag-pull ng trigger dito si Rene J sa mga skills niya, makakatakas siya. Totoo, totoo. Kayang-kaya naman din ng isang Cho, ang isang Uranus pag early stages, pero kapag late game nako, hindi na mapapatay kagad. Uh-huh. So Butters, second wave na ngayon ng minions. And I think, again, both of the teams patiently waiting for someone to go in and paunahan lang muna tayo sa positioning pagdating sa turtle. And ito, turtle yung pinaka-importante sa kanila. Nakikita mo si Rene J kung paano siya bumaba dun sa may mid lane. Mm-hmm. Talagang alam nila na mayroong converge na mangyayari dito sa may gitna. Ito sa may turtle side. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang nangyayari is pagandahan ng pwesto doon sa may jungle. Pagandahan talaga, Butters. And actually, iniisip ko na nga ano mangyayari dito sa late game. Mataas ang burst dito ng NXP. Uy! Like that, nako. Yung setup mula kay Exhort talaga. Lost dito, paying the price. H2O, wala siya dun sa area para i-take na agad yung turtle. Pero ang ginagawa lang nila dito is alam naman nila na may na-takedown na sila dito side ng Bren. So hindi nila kailangan masyado magmadali. Hindi ka talaga pwede rin magpatama doon sa real world manipulation. Kapag napadaan ka talaga doon, mas mabagal ka pa sa pagong. Oh, real na real. Pero ito, real na real. Gumamit na rin dito ng ultimate si H2O, Tempest of Blades to push back people. Pero ito si Carl Tizzy. Kinukulit ni Rene J and H2O with the assist. Wow! Rene J and H2O on that play, knowing nandoon sa turtle side ang Bren Esports, na timing nga ni Rene J dito yung turtle, and ito nga yung magiging dilema ng Claude. Wala siyang purify pang Flap counter sa World of Dragon. Si Flap! Oh my goodness! Another pick of Parasite ng NXP! Whoa. And Pew! Siya ang susunod! James dito with the Fallen Star Moon. Wow, NXP! Ginugulat ang lahat. Tuloy-tuloy dito ang burst damage ng NXP. Butters, nabanggit natin to kanina. Slows from the Eve ni Exhort. Stun mula kay Yawi. Stun para kay Rene J. Dalawa ang napilitang mag-purify dito sa Bren Esports. But the problem is, nahuhuli sila, nasusutan sila. Ang kailangan na lang ng NXP ngayon, makonvert yung mga pitas nila into objectives. Makapag-push ng turrets or makakuha ng turtle. Tatandaan mo, Manjin, ang pinaka-trend ng Ling dati is makakuha ng early kills. Nagawa yun ni Ling dito. Mm-hmm. Ngayon, anong kailangan gawin ng Bren? Looking at Bren's side, hindi naman nila kailangan masyadong maging worried kasi nga, meron silang Claude. Oo. Claude yung pwede mag-pop off dito at anytime ng mid-game para isalba sila pabalik. Kaso I think, Butters, ay nagiging trend this time sa ating laro. Para bang hindi gana na ngayon ang mga solo lang na type ng carries. Which is kung papansinin mo, isa lang ang main damage output ng Bren sa NXP ilan. Si Rene J,
si Exort, si James, at saka si H2O. Apat ang kayang dumamage. Depende pa rin yan. Actually, baka pwedeng lima kung mag-bout na damage type si Yawi. Tama ka dyan, Manjin. And NXP ngayon, well on their way to just getting this second turtle. Pero syempre, hindi papayag ang Brian ng ganung kadali. Nakapwesto din sila dito sa baba. Ay, sa taas. Yep, paunahan na to sa pwesto. And actually, dito mo makokomend ang Brian. They know how to juggle the macro of the map. But NXP, kailangan tong respetuhin ng Bren ngayon. Hindi sila pwedeng gumangster. Dahil laging apat, laging dalawa ang NXP. Full farmed si H2O dito. Never siyang na-delay, so pwede siyang pumasok anytime. Rebo dito, wala siyang purify. Ginamit yun ng NXP sa kanilang advantage. H2, look at the damage dito kay Lusty, napakataas, and Rene J din dito, nag-aabang na siya dito sa mga brush, may turtle take na mangyayari dito, Manjin, pero ang tanong, lalabanan ba nila Curtis ito? Kailangan ata lumaban, i-contesto ng Brent, dahil kung hindi, daming mawawala, sinipa ngayon dito si Pew, pero Butters, gusto ko lang emphasize dito ha, look at Exort, 301, yung setup na ginagawa ni Exort dito ay nagiging key to victory ng NXP. That was a great move coming up from Brent Esports. That could be the start ng mga pick-off na hinahanap nila. Pero sabi ni James dito, hindi yon Kuya Butters. Hindi yon Kuya Manjin. Andito na kami. Titakedown na namin to si View. And that is going to be one more kill. Going to the side of James. James dito, yung pinaka-target nila Lusty, Curtis. Gusto talaga nila i-dive. Si Flap din dito, gusto rin pumasok. Kaso hindi talaga kinakaya yung mga tower dives ngayon. Hindi kinakaya dahil nga sa extra damage output na meron yung update natin. Kung dati kaya mo yung apat na hits ng Tore, ngayon tatlo na lang dahil pinalakas. And kailangan na ata maging worrisome dito ng Bren Esports. Kasi again, nauunahan sila sa pwesto at nauunahan sila sa items. Si James, maaga niya na buo yung Enchanted Talisman. Si H2O, buo niya na yung Demon Hunter Sword. And Exort, sobrang outstanding nitong kanyang e-place. Para pa siyang, para siyang Parse eh. Ganun kabilis eh. Iba yung pakiramdam ng Yawi Exort combo eh, no? Iba. Iba talaga eh. Kasi may setup ka from the Imperial Justice. Tsaka ang nagiging dilema, hindi niya nga inihintay yung Imperial Justice eh, si Exort. Inuunahan niya. Mm-hmm. Now, Bren Esports, there are a lot of ways to stall the game naman. At least for Bren dito, ang magandang balita para sa kanila is hindi pa sila natutumbahan ng mga turrets. Hindi pa nga. Kompleto pa yung mga turrets nila, and as long as ganyan, merong space sa jungle na mag-farm si Claude. Pero nakita mo yon, Butters, I think ang ganda ng sobrang poke doon ni Exort onto Lusty na nagkaroon ng burn damage at kailangan nila mahuli siya ngayon. For the first time, nakuha nila si Exort. And eto na si H2O with the Tempest of Blades. Kaya na Jay nandun sa may pinakalikod. Tignan natin kung sino-sino. Subukan niya hulihin. It's going to be Carl TZ. Mahuhuli siya ng Imperial Justice. Mahuhuli siya ng Jeet Kune Do. Paano ka nalaban sa ganong senaryo? Hindi ka makakawala without any purifies. Without the time journey since walang digi dito. Lockdowns after lockdowns from NXP. Men, nanggigil yung Brent kay Exort. Yun yung main dilemma nila. Nung napitas na nila dito yung Eve, tsaka naman sumugod yung NXP dahil cooldown na yung mga skills ng Brent. Men, pareho lang din tayong dalawa, namamangha tayo sa nangyayari dito ngayon. Totoo. Sinusurpresa tayo ng NXP sa ginagawa nila. Bren Esports, parang laging one step ahead ang NXP sa ginagawa ng Bren. Umabot na sa point na may items na ang NXP, and again, itong mga players ng NXP ay napakalakas kapag late game na mataas ang kanilang mechanical prowess. Exort now also with the Ice Queen wand. So, ibig sabihin dito, kaibigang Butters, is that mas napapadali dito yung pick-off capability ng NXP. And Curtis dito, getting caught in the middle. Lusty. Si Savia dito si Carl, at least Carl, meron siyang BMI para makatakas. Kailangan na lang mag-ingat dito ng NXP doon sa mga overextensions dahil nga still si Claude pa rin to. May damage pa rin to pag dumating ng late game. But then again, si Carl TZ, na-delay pa ng onte. So baka maghintay pa tayo ng 3 minutes. Ang mahirap dito, pag nawala si Carl TZ, pwedeng malugi ang Bren. So dapat maprotektahan nila to ng tama, pero marami pwede pumasok sa kanya. And Yawi dito, getting caught out, at ito na ang inaabangan ng Bren Esports. If you're a Bren Esports fan, nagiging online na si Carl TZ, at mukhang ito na ang pagbangon ng abi. Pagbangon ng abi, parang ganyan. Oh no!
And pumasok siya mag-isa doon. And Bren Esports, hinahanap nila yung sarili nila ngayon sa isang pwestong hindi nila gusto. Lost dito, will go down. H2O, the killer instinct. Kaya bang niya i-take down tong mga taong to? Andun yung crystal, nandun yung slow. It will be enough to take down yung mga taong sa Bren. At andito pa si Renny J. Oh no, Bren Esports. Pumasok si Carl Tizzy without Purify. Na-stun ni James. At yun na yun, pare, walang malakas sa marami. And Exord, perfect positioning once again. Dito sa Eve na to, masyadong maraming crowd control ang NXT para pumasok, Butters. Rebo, nakapapurify siya doon sa Imperial Justice, pero hindi pa rin niya kakayanin yung full 5-man damage na meron dito ang NXT. Hindi talaga. 34K laban sa 26K, Butters. Ngayon pa lang nabuo yung Golden Staff. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino sa side ng NXT, kaya nang mag-initiate. Ang magiging dilema ng Bren dito, hindi pwedeng maging agresibo bigla si Carl Tizzy. Kailangan niya mag-play safe. Kasi kahit sino, kaya siyang patumbahin ngayon. Renny J dito ang main target ng side ng NXP. Na-shoon po niya yung bunggo. Pero sabi ni Renny J, kukunin ko na lang yung kill dito kay Carl. Pero hindi niya maaabutan. Tutumba dito si Few sa may kabilang side. And that is going to be another team fight. Yawi dito, nagkahulihan. Exhort, napakaganda lagi ng pwesto. Genius one, nakuha niya na. And this might be it. The last man standing para sa side ng Bren is si Rebo. Si Rebo na lang, Doc Rebo. Ano pa ang pwede mong magawa? NXP with the burst damage. Eto na ba yon? Eve lang pala ang kailangan. 4-10 ang scoreline dito ni Exhort. And Butters, eto na ang pagbango ng api. Eager to come back at NXP gets the 2-0. Oh my goodness, ladies and gentlemen. What a way to end this game. NXP nakabawi and here we go. Oh my goodness, yawi dito with the taunt. Ito na ang simula ng mahaba-habang linggo. Oh, sa social media.